Alamin muna natin ang latest sa lagay ng panahon mula sa PAGASA dahil alam natin wala hong bagyo. Sa patuloy ay nagtatanong. Wala ang tanong na ngayon wala ba talagang bagyo sa lakas ng ulan? Wala ba talagang bagyo? Kaya ngayon ay mga kapanayam natin si Bernie De Leon mula mismo sa PAGASA. Bernie. Yes, Lala, magandang hapon din po sa inyo at maulang araw nga sa inyo. Nananatili ho ba ang red warning signal natin? Yes, nakataas pa rin yung red warning natin dito sa Metro Manila dahil patuloy pa rin itong southwest monsoon o hanging habagat na magbibigay nga ng mga pag-ulan o makakapal na ulap dito sa western section o kanlurang bahagi ng Luzon. Hindi lang po yung Metro Manila yung inuulan sa ngayon, no? Nakakaranas din po ng mga malalakas na mga pag-ulan itong mga karatig na probinsya nga ng NCR. Ito yung Ilocos, La Union, Pangasinan, Tarlac, Zambales, Bataan, Pampanga, Bulacan, Rizal, Cavite, Laguna, Batangas. Itong mga lugar po na ito, yung nakataas natin ng red warning ay dito lang sa Metro Manila, yung pong mga area na yon, yung mga lugar na yon ay makaranas din po ng mga malalakas na pag-ulan ang dulot nga po ng hanging habagat. Ang tanong, hanggang kailan po ba ang ganito kalakas na ulan? Sa ngayon, sa nakikita natin, base na rin sa ating mga satellite and Doppler radars and of course yung numerical models natin, magtatagal pa talaga itong habagat o itong mga pag-ulan dahil nga sustained pa rin o prevailing pa rin talaga itong hanging habagat na magtatagal nga ito hanggang bukas. At ito nga ay ini-enhance nga nung may international name na bagyo na Haiku dito sa may labas ng Philippine Area of Responsibility. At sa mga susunod niya na araw, by Thursday and Friday, inaasahan naman natin na gaganda yung ating panahon dito sa Metro Manila at sa nakarating na probinsya. Bernie, malabo nang pumasok sa Philippine Area of Responsibility itong bagyong ito. Alam ko kasi papunta siya ng China, di ba? So hindi na talaga maapektuhan ng Pilipinas. Yes, wala po itong magiging epekto sa kaisang bahagi ng bansa at hindi na nga natin inaasahan na papasok pa ito ng Philippine Area of Responsibility. Bagamat yun niya, ini-enhance niya o pinapaibayo niya nga itong hanging habagat. Paliban dito kay Haikyuu, meron tayong binabantayan ding low pressure area na papasok sa Philippine Area of Responsibility, Bernie? Sa kasalukuyan, maliban po dun sa hanging habagat natin at dun sa nag-i-enhance nga ng habagat na nasa labas nga ng Philippine Area of Responsibility, wala po tayong namamatang sama ng panahon o namumuo dito sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Subalit, patuloy pa rin natin minomonitor yung mga kaulapan, yung mga makakapal na ulap dito sa East Philippine Sea. Kahit dito sa labas ng Philippine Area of Responsibility, tinitingnan pa rin natin yon at minomonitor nga natin. At kung sakali mang may mabubuo dito sa, o potential na mabuo nga dito sa loob ng Philippine Area of Responsibility o papasok dito sa loob ng Philippine Area of Responsibility at makakapekto sa ating bansa, agad naman natin itong pinapaalam sa publiko. Alright, para mabalaan natin, Bernie, yung ating mga kapuso, ano-ano ulit yung mga lugar na apektado ng hanging habagat ngayon? Yung pong mga lugar na maapektuhan pa rin itong hanging habagat, maliban po dito sa NCR, ang probinsya po ng Ilocos, La Union, Pangasinan, Tarlac, Zambales, Bataan, Pampanga, Bulacan, Rizal, Cavite, Laguna, at Batangas. Ito pong mga lugar na ito, makaranas pa rin sila ng mga pag-ulan dulot po ng habagat. Okay, ito lang Bernie, kasi parang malaundoy ang naranasan ng karamihan sa ating mga kababayan. Kaya yung kanilang tanong, yung para bang ang undoy sinasabi matagal bago maulit, pero ngayon sa nangyari, para bang tuwi bang bagyo, ganito na yung mararanasan ng ating mga kababayan? Sa ngayon, yung mga naitala nating pag-ulan o pagbuhos ka ng ulan na nitong daladalang habagat, ay halos hindi natin may kumpara doon sa undoy. Masyadong malakas po talaga yung mga naitala natin o binuhos nga nung bagyong undoy nung panahon ng September 29 nung 2009. Bagamat may mabas mababa o hindi nga ganun kataas yung mga pag-ulan, ay tuloy-tuloy naman po ito.
Kung kaya't kung napapansin nyo, marami talagang ang binaha talaga dito sa Metro Manila. Actually, hindi lang po dito sa Metro Manila, maging din sa Karatig na probinsya. Ito po, napapansin natin, medyo humina po eh, kasi yung ulan ngayon. Pero kanina talagang buhos, talagang malakas yung mula kagabi. So ibig sabihin, sa buong araw, dahil marami tayong mga kababayan ngayon, no, sa ating monitoring, iba kasi gusto nang bumangon, kumukuha ng kanilang mga pwedeng maisalba. Pero sa ating bang forecast, mamaya ay posibleng bigla na namang buhos ang napakalakas na ulan? Sa ngayon, yung pong southwest monsoon o habagat ay magpapatuloy pa rin talaga ito at nakaabang pa rin talaga yung mga, o nakaumang pa rin talaga yung mga makakapal na ulap dito sa western section niya ng Luzon. Kung kaya tayo inaasahan pa rin natin, may mga malalakas na pag-ulan pa rin na mararanasan dito sa lugar natin. At yun naman po, dahil nga nagkakaroon lang talaga ng kaunting break o yung mga, may mga time talaga na humihina yung ulan, minsan humihina nga o kaya wala halos sa ulan sa in a few minutes, pero yun ma, may kasunod pa rin talaga mga pag-ulan pagkatapos na yun. Bernie, nasa ilalim pa rin tayo ng red warning signal. Tama? Yes, opo. Okay. Naka-red warning pa rin. Kailan tayo maglalabas ulit ng panibagong warning signal? Every 2 hours po, ina-update po iyon. At but so far nga, dahil nga inaasahan pa rin natin yung mga pag-ulan, ay hindi pa rin natin may baba yung red warning. Alright. Ito, isa na lang, ano, Bernie. Ngayon, pwede ho ba kayo magbigay ng suggestion man lang kung ano, pwede ba, kansilado ho ba ang mga pasok bukas dahil sa nakikita nating mga pag-ulan at pagbaha ngayon? Sa ngayon, pag-uusapan pa rin talaga yan para sa recommendation po ng mga pasok. At of course, yung mga pasok talaga, lalo na yung mga eskwelahan, ay discretion po talaga ng local authorities o local LGUs, yung LGUs natin. And of course, yung mga university o yung mga school talaga, sila po yung magde-decide kung magka-cancel po sila. Pero para sa amin, magpapatuloy pa rin mga pag-ulan. Kung kaya't yung ating mga LGUs, titingnan talaga natin, o updated naman talaga sila. Speaking of LGU, Lala, meron na rin ilang mga LGU na nagdeklara ng walang pasok tomorrow, no? Ang Marikina is one of them. Wala na raw pasok po ang Marikina, batay doon sa impormasyon natanggap natin sa kanilang vice alcalde. Pero again, the recommendation will come from PAGASA, tama Bernie, no? Kailan ba ulit magpupulong ang NDRRMC at ang PAGASA kasama ilang mga local government units? Sa ngayon, wala po tayong information. Wala po akong information para dun sa susunod na pagpupulong po. Ano? Pero yung regular na pagpupulong nga dito sa weather forecasting, kasama na yung ating mga kasamaan sa NDRRMC, and of course yung ating ibang government agency, is halos lagi naman po yung updates natin doon. Okay. Maraming salamat, Bernie De Leon, mula sa PAGASA.